that violence against women is not only physical, but it can also be emotional, psychological, or even economic. Let us bear in mind, though, that violence not only happens in the context of intimate relationships. We find a more vicious form of violence against women perpetuated by the state and its institutions. Presently, VAW is perpetuated by no less than the head of Philippine state, President Rodrigo Duterte, together with his cohorts, who shamelessly do not hide their machismo and even flaunt their misogyny in words and deeds. Kahit po nadalanasan namin yung mga ganitong pagkakataon, tuloy-tuloy po yung tulong ng mass movement sa ating lahat. Hindi po tayo iniwan, hindi po tayo iniwan ng ating kapamilya, sabkos na nanatili tayong lumalaban para sa ating karapatang pantao. Mula din po sa five human rights defenders, kami ay nagpapasalamat sa ngalan ng mass movement sa inyong mga tulong at tuloy-tuloy na pagtulong sa Women Resist Tyranny na kampanya para po sa ating tuloy-tuloy na pagharap sa mga tumitinding pasismo dito sa Pilipinas. Na ito ay hindi garantiya ng aming pansamantalang kalayaan o kalayaan. Ang makakatulong talaga sa amin ay ang inyong suporta upang dito sa kampanya na nasa t-shirt namin, Women Against Tyranny. Sa kampanya lamang at sama-sama nating paglaban, laban sa administrasyon ng diktatorya at ni Duterte, tayo makakalaban sa kanila. Kasi sa aming justice system, wala. Wala talaga tayo. Napaka-lihado ang laban doon. For indigenous peoples, including us indigenous women, this would mean the enhancement of the plunder of our ancestral land and the utter disregard of our right to self-determination with impunity. This means more mining, more dams, and more energy projects in the Cordilleras, which would lead to the total destruction of our remaining forests, rivers, and ecosystem, which the Igorots have nurtured and protected since time immemorial.